Good day, magandang araw sa ating lahat. So today we are going to make no steam leche flan with Biko. So napakadali lang itong gawin, masarap pa at magandang pang negosyo. So sisimulan na natin. So all we need is the Coco Mama Fresh Gata. This is what I use na 200 ml. And then Obe Jersey Condensed Milk na Obe flavor. And then food coloring na purple. So, sa isang saucepan, ilagay na lahat ng 200 ml Coco Mama coconut milk. Pwede rin naman kayong gumamit ng fresh gata piga-pigain. Pero, okay na sa akin itong Coco Mama. Pwede rin kayong gumamit ng ibang brands. So, dinagdag ko na rin yung Jersey Obe flavored na condensed milk. Napakasarap nun. Lasang Obe talaga siya. And then, after that one, dagdag na natin si malagkit na luto na. So, yung niluto ko actually is 4 cups of sticky rice. So, ayan. So, anong gagawin natin dito? Okay. So, ihahalo-halo lang natin hanggang ma-absorb niya lahat yung liquid ingredients. So, ayan na yung itsura niya pag nahalo na natin lahat. Okay? Ilalagay ko na siya sa tub na 250 ml na round tub. So, depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay yan. Okay? So, actually, nakagawa tayo ng 14 na tubs na 250 ml. So, depende talaga sa inyo kung gaano siya kasiksik, liglig. Ganun. Okay, ngayon gagawa naman tayo ng leche flan. So, ito yung sinasabi ko na leche flan na hindi siya steam, kundi gagawin natin dito sa palayok. So, ito na nga. Ito yung hinahalo ko. Itong mixture na to. Ito yung recipe nito. Okay, akala ko kasi na-record yung vini-video ko yung ginagawa ko yung mixture na to. So, sorry, hindi pala. So, ito na lang. Sasabihin ko na lang sa inyo. Pasensya na po. Tao lang po. Okay. Ito yon. So, we need 4 na egg yolks. Large size ng eggs yun. So, 4 na egg yolks. And then, isang malaking lata ng angel evaporada. And then, condensed milk na Jersey pa rin yung ginamit ko, yung 390 grams. Meron silang sweetened condensed milk, churva. So yan, halo-halo lang natin hanggang makuha natin yung right consistency. So actually sa totoo lang, hindi ito nag-boil. Saktong init lang para dun sa gatas at saka jelly powder. Okay, ito yung sinasabi kong consistency. Look at that. Ganyan dapat yung consistency. And then don't worry, it will settle that one kasi may itlog na nga, may jelly powder pa. O diba? So ilalagay lang natin siya sa lahat ng Biko tubs natin. Ayan. So, tapos na. So, next naman ay caramel. Sa isang kawali o kaya saucepan ulit, maglalagay tayo ng 1.8 kilograms of ano to? O puting asukal. Diba? Yung 1/4 kilo, hahatiin natin yon. So, ito yun. Diba? So, ayan. So, kung gusto nyong dagdagan pa yan, pwede naman. Pero, hindi na. Sakto na to. Kasi may idadagdag pa tayo dyan ulit para sakto doon sa 14 tubs na Biko. Okay. So, halo-halo lang natin hanggang maging caramel siya. Okay. Medyo matrabaho itong part na ito. Kailangan natin ng mas mahabang pasensya kasi slow fire naman siya, 'di ba? Para hindi siya sunog. Kasi pag sunog naman yung caramel natin, nako, ang pangit ng lasa. So sakto dapat, sakto lang. So habang hinihintay natin ito, mag-prepare ng isang basong tubig na may 2 kutsarang cornstarch. Mainit yung tubig para madaling ihalo yung cornstarch. So later on, idadagdag natin siya dito pag medyo nag-caramelize na siya. Hindi medyo eh. Pag nag-caramelize na siya, idadagdag natin yung cornstarch water solution natin. Ayan. So, ayan, malapit-lapit na. Naamoy ko na ang bango nito. Ayan, medyo may nabuhol-buhol.
So, hanggang mag-clear out yan. Okay? So, very, ano lang to. Hindi malakas yung apoy. Very, very mahina lang yung apoy dapat. Ayan, sakto lang. Okay? Hindi siya masyadong sunog. Saktong-sakto lang para dito sa ating leche flan biko. So, ilalagay lang natin as toppings and then magsisettle na siya. And then, ready. So, titikpan na natin. Ayan, masarap siya. Try nyo pang negosyo o kaya pang merienda. First Blossom, eat, drink, and vlog.